Samantala, nakumpirma po ng mga otoridad sa isinagawang raid ang matagal na nilang hinala na Shabu Laboratory sa isa sa mga condominium dito sa BGC. Narito po report ni John Consulta. Di na nakapalagpa ang dalawang Filipino-Canadian na ito nang mapasok ng mga tauhan ng NBI ang kanilang condominium unit sa Bonifacio Global City kaninang pasado alas 12 ng madaling araw. Pagkapasok ng otoridad sa unit ng hinihinalang Shabu Lab, agad pinadapa at pinosasad ang dalawang sospek. May lumilong pisong halaga rin ng shabu, cocaine at napakaraming piraso ng ecstasy tablet ang nakita sa kondo. Bukod sa gas mask, meron ding drying station at compressor para sa droga, pati replicating machine ng mga ATM at credit cards, tumambat. Tumanggi magbigay ng pahayag ang mga sospek. Sabi ni Deputy Director Roel Lasala, galing sa Mexico ang mga droga. Ipinupustit nila ito sa pamamagitan ng mga espesyal na selyadong kitchenware tray. Ang drug syndicate naman, tinitingnan ang mga opportunities. So probably they are trying itong country natin, but baka mabibigo sila dahil nahuhuli naman natin sila dito. We have all the capabilities para pigilin itong drug syndicate nila. Bukod sa pagbebenta sa mga parokyano sa mga Class A market dito sa Metro Manila, nagbebenta rin ang sindikato sa ibang kalapit bansa sa Southeast Asia. Ang modus ng sindikato, ayon sa agent on case na si Agent Joel Otik, makapagtayo ng Shabu Hub, ang Canadian drug ring dito sa bansa, at bagsak presyo na presyohan ang ibinebentang shabu at ibang droga. Ang isang kilo nga raw ng shabu na nagkakahalaga ng 3 milyong piso, ibinebenta lamang ng Canadian International Syndicate ng kalahating milyong piso. Inaalam na ng NBI kung sino pa ang iba pang sangkot sa operasyon ng sindikato. Layon din nilang mailantad kung paano nakakalusot sa mga X-rays, K-9 units at iba pang mga security measures ng entry points sa bansa. May connection sa ibang foreign drug groups dahil ito ay mga Canadian nationals. Merong Canadian-Iranian na nakuha naman natin sa isang area. John Consulta, GMA News.